natin mula sa butihing mayor ng Socorro, Surigao del Norte, si Mayor Riza Rafoncel Timcang. Ayun. Mayor, magandang gabi po sa inyo and welcome to Pasada, ma'am. Magandang gabi po si Peter. Hi. So, Mayor, ito pong issue dito sa pagkakansela ng DNR, ibig pang sabihin lahat po ng mga nakatira sa Sitio Kapihan kailang paalisin na doon. Ganun po ba yan? Kasi yung ano nila, yung area, pag program yun ng DNR, yung tinatawag na PAC Rama, ano yung 25 years yung for 25 years sila yung mag-manage ng area. Okay. At ngayong darating na 2029, saka pa yun mag-expire. Okay. Sunod, ang nangyari kasi pagkatapos ng 10 period, may letra ng DNR na sinuspindi na yung ano nila. Yung sa PAC Rama. Opo. Yung ito po bang Sitio Kapihan, lahat po ng mga nakatira dito ay yung mga di umuno'y kasapi sa SBSI? Lahat sila. Lahat sila nagsipon sila. Mga lahat ilan po? Ang nakatira doon, oo. Lahat sila limbo ng SBSI. Mga ilan ano po? Kasi sila? Nagano kasi sila? Parang isa na community na nakatira doon. Opo, mga ilan ng populasyon dito nung Sitio Kapihan? Estimated mga 3,500 plus. Wow, ganun. Dami pala, no? Mm-hmm. Opo, mga ilang kabahayan yon? If you have the ang numbers, ma'am. Ang kabahayan, mga 1,000 plus, 1,300. Okay. Ayon sa statistics. So, yung DENR, sinuspindi yung kasunduan na nagpapahintulot sa kontrobersyal na Socorro Bayanihan Services Incorporated na gamitin ang mahigit na 3 square kilometers or mga 300 hectares. 353 hectares. Opo. Area. Opo. So sinuspindi nila. Ano po ang immediate effect nito? Sa ngayon, ang mga mindo nila, nandoon pa sila nakasusol ng Kapihan. Wala pa namang balita na sila ay umuwi o kaya nagbaba. Opo. Pero ano po ang mga susunod na hakbang ng DNR kung kayo po nakausap na ba kayo ng DNR, ma'am? Sa ngayon, yung ano sa palang yung letter yung na-receive sa bata. Yung suspension letter. Opo, natanggap niyo na 'yon. Mm-hmm. And as a result, ano pong sinabi sa sulat? Meron na po bang nakalagay doon na timeline kung ano pa yung mga mangyayari? Wala namang timeline. Sabi lang na suspension na yung ano yung yung valid term. Suspension din na. Okay. So ano po ang gusto ninyong ipahatid sa ating pamahalaan o sa DNR specifically Mayor Riza? Kung sakali na yung mga members nila makapag-isip na bumaba o kaya lugar, no, ang sa akin lang bilang alcalde na sana matulungan kami ng national government, no, lalo na yung project na apabahay, no, kung sakali sila ay magbaba. Pabahay at saka sana may mga livelihood para baka mag-umpisa muli, no, ang mga tao ng panibagong pamumuhay. Normal na pamumuhay. Opo. Opo. Mayor, may mga nagsasabi kasi na parang may sariling gobyerno yung SBSI. Maitanong ko lang po,
Kayo ba ay nakikinabang? Yung Socorro ba ay nakikinabang sa mga taxes na binabayad ni, ng mga taga Kapihan? Regarding local taxes, wala silang, hindi sila nagbabayad kasi unang-una, yung mga taga personnel ng Treasury Office, hindi sila pwede na magpasok. No? Hindi sila pwede makapasok sa area na yun. Oo. Kaya ganun, hindi sila nakapagbayad ng taxes. Oh, sandali. Teka, medyo naguluhan ho ako, Mayor. Sorry, ha? So, hindi nagbabayad ng taxes sa Socorro? Oh, kaya may ano man sila doon sa loob. May mga anak sila, may mga negosyo, tindahan. At ganon. No, hindi sila starting ng pag-anong na doon hanggang ngayon. Do you hindi even have a... Oh, ma'am, do you even have a census doon sa dito sa Kapihan, sa Sitio Kapihan? Meron ba kayong ginagawa? Apo? Census regarding what? Yung pong ano, by way of ilan talaga yung nakatira diyan? May census kami kasi census lang yung sa NSA, yung CDMS, yung nagsisensus ng program ng CDMS. Pero nagpaano sila magpapasok. Pero nabanggit niyo kanina na hindi basta-basta makakapasok doon. Oh, kailangan may permission. Kilala niyo ba yung mayor? Kilala niyo ba yung pinaka-pinuno ng SBSI? Sino yung si Teren? Yung si Senyor Aguila kung tawagin? Si Senyor Aguila? Opo. Ano? Dalawang bisis ko pa lang siya nakikita. Pero tunog na yung pangalan niya sa amin. Pero first time na nakapangkita kami, last 2022, yung panahon ng kampanya yata. Mm-hmm. Yun yung first time na nakikita kami. Pangalawa na yung sa same. So wala po kayong mga pagkakataon na talagang may mga inupuan kayong mga kasama itong tinatawag na si Senyor Aguila. Kung may mga problema doon sa Sitio Kapihan, hindi po siya kumukonsulta sa mayor ng Socorro. Parang walang report. Okay, medyo kakaiba talaga ano po. Pero kung ganoon, anong pakinabang ng bayan ng Socorro dito sa Sitio Kapihan? Pakinabang. Ano pong pakinabang? Ano yung mga nakukuha ninyong benefits kung meron man mula sa Sitio Kapihan sa mga nakatira doon? Ano? Sana makakuha kami ng taxes, diverse, hindi kami nakakuha ng taxes. Ganun lang. Sorry po, pakiulit Mayor Riza. Ano po 'yan? Pakinabang. Ano lang yung sa kanila. No, kasi pag may mga program ng LGU, hindi sila naman cooperate. Ayun na nga eh. So parang hindi parte ng Socorro 'yan, Mayor. Pero pag programang nasyonal, yung mga assistant, nandoon sila. Okay. Naintindihan mo, sir? Para pag may mga assistant, lalo na yung galing ng security, mga NGO, lalo na... Okay. Okay. So, support sila. Oo. Pero pag mga program, hindi sila. Oh, kapag may ayuda, tama po ba? Ayuda. Pag may mga ayuda, nandun sila. Oo. Pero kapag bayaran na ng wala. Ng buwis, wala na sila. Wala sila. Jesus Mario Joseph, talaga palang panay kabig. Ano po ang balak ninyo kung sakasakali man, ano po ang pwedeng gawin ng bayan ng Socorro kung sakasakali nga po na talagang
ipagbawal na ng DNR yung pagtira diyan sa Sitio Kapihan. Ano kaya ang pwede niyong itulong? Sa ngayon, alam natin na medyo kapos ang LGU ng funds, pero kung sila ay magbaba, then sikapi namin ng LGU na kami ay makapagtulong. Kaya nawagan kami ng sinabi ko na local na national government natin noon na sana may pabahay housing na project program sa amin at sa kayong sinabi kong livelihood para maibigay. Ayun. Yung pong nakikita naming footage ngayon ano, dito sa screen ng teleradyo serbisyo, magaganda yung bahay, ha? Hindi po mga matatawag na mga shanties ito. Magaganda, malalaki yung bahay. Ano po? Bahay, saan bahay? Doon sa... Yung sa Sitio Kapihan, ano po? Oo. May mga ano silang bahay. Kasi karamihan ng mga bahay doon, mga light materials. Mga ano po, sorry? Light materials. Eh parang magaganda yung mga bubong eh. Kulay puti eh. Mm-mm. Opo. May mga maganda rin. Pero karamihan, mga light materials. Opo. So, naunawaan ko na po ano, na ang lagay ng Socorro ngayon is wala silang pakinabang sa mga nakatira at kasapi nitong SBSI, pero pag nagbigay na ng ayuda, eh nandun naman sila. So, mukha ngang one way. Ano. So paano po 'yun? Hindi ba magiging advantageous pa din sa Socorro kung sakasakali po na dapat ipailalim niyo na sa ambit or pamamahala ng LGU itong Kapihan? Naghintay lang kami kung anong nila decision. Ay, ganun po ba? Wala po ba kayong ano? Wala ba kayong meeting or consultation with the DILG kung ano po pwedeng gawin diyan? Ano lang, plano pa-schedule na mag-meeting sa ibang ahinsya. Okay. Kasi kararating lang namin, Opo. Siguro ngayon na ngayon lang. Baka bukas siguro tapos na yung hearing ng CD. Oh, sige po. Opo. So, naku eh, talagang ano, no? Napaka weird, strange nitong inyong relasyon with what is supposed to be a part of Socorro, pero hindi naman nasa ilalim ng pamamahala ng LGU itong Sitio Kapihan. So patuloy po nating tutukan ito, and Mayor Risa, maraming salamat po, naintindihan po namin kung sa kayo nanggagaling. Okay, si Mayor Risa Rafoncel Timcang, ang butihing alkalde po ng Socorro, Surigao del Norte.